Magandang araw mga kababayan. For today's vlog ay ating pag-uusapan ang kasaysayan ng Taal Volcano. Ang Taal Volcano ay bahagi ng isang kadena ng mga bulkan sa isla ng Luzon na nabuo ng dalawang tectonic plate na nakabangga ng 5,000 taon na nakalipas. Naging makasaysayang bahagi ng Pilipinas ang Taal noong unang panahon. Dahil sa magagandang gusali na gawa ng mga Kastila na gawa sa adobe. Sa panahong iyon, ang pagkakaroon ng bahay na bato ay simbolo ng marangyang buhay ng mga Kastila at ng mga prominenteng tao noong unang panahon. Ang Taal ay isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas. Sa gawing timog ng Maynila, ang Taal ay kilala sa mga gandang tanawin at kabilang din sa 7 Wonders of the World. Subalit, ang Taal Volcano ay ilang beses na nakaputok simula pa noong 16th century. Ang ilang sa mananampagsabog nito ay noong 1754 at 1911. Ang Pacific River ay kilala sa natural way na konektado sa Balayan Bay at naging daan dito para makarating sa ibang karatig ng Taal, katulad ng Lemery at ng Santa Teresita. Katulad ng mga kilalang ancestral house katulad ng Casa Villasencio na siya naging tahanan ng mag-asawang tumulong sa katipunan ng panahon ng Rebolusyon. Kilala din ang Taal sa paggawa ng balisong at ang barong Tagalog. Pero noong unang panahon, ang Taal ay naging isang sentro ng komersyo na naging daanan ng mga barko ng Kastila at maluwa ng pamumuhay ng mga tao dito. Kabilang na nga ang mag-asawang Villasencio na nagmamay-ari ng mga barko ng panahong yon at nagbebenta rin ng asukal. Pero bago pamantin tayo sa kopi ng mga Kastila, kung babalik tayo sa pinakaunang nanirahan sa Taal, 40 taon na ang record ng mga bagay na nahukay dito. Ito ay patunay na meron na talaga nanirahan na katutubo noong unang panahon, sa panahon ng bato. Meron din ilang dato ang nanirahan sa Taal noong unang panahon, sa lugar na malapit sa ilog ng Pansipit. Maraming sinaunang Pilipino ang namuhay dito at sinasabi dito na simula ang salitang Tagalog. Ang salitang Taal naman ay nagmula sa salitang Taalan or mas tinatawag nilang Taad noong unang panahon. Ito ay mga sinaunang salita na tumutukoy sa tubuhan o pataniman ng tubo. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila ng maitataga Maynila, nagpadala ang mga Kastila ng praile sa Taal noong 1572. Ito ay si Father Agustin de Aburguerque at nai-convert ang katutubong Pilipino sa relihiyon ng Katolosismo na dala ng mga paring Kastila. At dito na nga nagsimula ang makasaysay simbahan ng St. Martin de Tour or mas tinatawag nating Taal Church. Isang makasaysayang basilika na hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin. Alam nyo ba na ang basilikang ito ay nagpalipat-lipat din ang lugar noong unang panahon dahil sa paulit-ulit na pagsabog ng Bulkan Taal? At ang pagsabog din ng bulkan ang naging sanhi kung bakit ang bayan mismo ng Taal ay nagpalipat-lipat din noong unang panahon. 1581 na matatag ang Taal bilang probinsya ng Batangas at bilang Kapitolyo. Pero nalipat ang pagiging Kapitolyo mula 1597 hanggang 1732 sa Balayan. At muli ito na ibalik sa Taal dahil sa lakas ng komersyo nito at kabuhayan. Sa totoo naman, ang pagsabog talaga ng Bulkan Taal ang naging dahilan ng maraming pagbabago sa bayan ng Taal. At nakaka-epekto rin sa pamumuhay at sa ekonomiya ng lugar. Maraming taon na nakalipas na naging bahagi ng Batangueño ang dala ng panganib ng pagputok ng Bulkan Taal. Sa ngayon ay isang bangungot ang ganitong klase ng pangyayari.
na kung saan noong mga panahon yun, Antal ay pinaghaharian din ng mga Kastila. Marami mga kababayan natin ang nagmula dito na sumuporta sa paglaban sa paninikil ng mga dayuhan na lumaban sa revolusyon, katulad ni na Ananias Jokno at Martin Cabrera, at ang mga kapatid ito na si Leonardo, Mariano at Arguedo. At nandyan din ang mag-asawa na si Felipe Agoncillo at Marcela de Agoncillo. Malaki ang ginampanan ng mag-asawa noong panahon ni Aguinaldo. Si Marcela din ang nataasan tumahin ng bandila ng Pilipinas na iwinagayway sa Kawit Cavite sa Araw ng Kalayaan. Hindi rin matawaran ang ambag ng mag-asawang si Eulalio Villavicencio at Liceria Villavicencio. Tinulungan nila ang mga katipunero at sinuportahan nila ang revolusyon. Ginamit nila ang kanilang lakas, pinansyal at iba pang magagawa para sa kalayaan. Mayaman ang mag-asawang Villavicencio. Meron silang barko na naghahatid ng mga asukal. Sako-sako ang kinikita ng pera ng mag-asawa na siya naging dahilan para tulungan nila ang mga katipunero noong mga panahon ng revolusyon. Binigyan pa nga nila ang katipunan ng isang barko na tinawag na SS Bulusan at sinasabing kauna-unahang warship ng Pilipinas. Bukod sa kanila, isa rin sa lumaban si Galicano Apesobile. Siya ay pinsan ni Jose Rizal na isa sa founder ng La Solidaridad at sa huli ay naging politiko at nagtatag ng Nacionalista Party. Ang Taal ay masasabi talaga nating punong-puno ng kasaysayan sa dami nangyari sa bayang ito. At nandiyan na nga ang Bulkan Taal na talaga namang umukit na maraming pangyayari at sakuna. Ang Bulkan Taal ay isang napakaktibong bulkan na sa hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa rin ang presensya nito. Sa totoo, noong unang panahon ay marami na ninirahan malapit sa bulkan. Pero dahil sa maraming beses itong pagputok, namabot na ng 35 ulit, kumonti na ang populasyon sa paligid ng bulkan. Sila yung mga manalakas ang loob, hindi nila malisan-lisan ang lugar dahil sa turismo at dahil nandito rin ang kanilang kabuhayan. Subalit noong January 12, 2020, dumating na nga ang hindi inaasahan ng mga Batanggenyo ang hugupit na dulot ng pagsabog ng Bulkan Taal. Sa kasalukuyan ay puspusan pa rin ang pagmomonitor ng DOST at ng PhilBox sa aktibidad ng bulkan. At itinuring na nga itong permanent danger zone. Ayon sa PhilBox, ang pagtira sa isla ay paglalagay sa panganib sa sariling buhay.